Greetings mga migs. Tingnan natin ngayon itong bagong stock natin ng Leklay. So, yan. So, ang una ay ito. Ito po ay Malaysian Leklay. So, iba po ito sa Thailand. Ganda yung kulay, oh. Meron siyang purple. Ang purple po is ano, sa intuition. Ang purple po ay isa sa mga tumutulong para ma-unlock ang ating psychic ability. So, kung kayo po ay, ang mata nyo po ay ano, matalas, so para pong may King Kong dito. King Kong. Nakayakap sa kung ano man itong niyayakap niya. So yan po yung mukha na nakikita ko. So nag-unlock ito ng ating psychic ability, ang purple, at saka dito may pagka bluish din siya. Tama ba yung term ko, bluish? May pagka blue din siya sa likod, at dito rin sa harap may pagka blue din sa gilid. So good for ano to, healing, spiritual healing. Kung kayo po ay nag-aaral na maging healer or gusto nyo maging healer, so maganda ito na gawin yung amulet. At syempre yung base niya ay gray, dark gray, may pagka black na rin. So ito po ay protection. So, nagtataboy ito ng mga masasamang elemento tulad ng mga demons, mga black elementals, ganun. O, yan. So, next. Pasensya na kayo sa ano, ilo. Ha? Ito naman ay gray. May shade of gray. Sa ilalim, may orange. Ang orange po ay ano, nagpapatatag po siya. So, kung kayo ay may relasyon, so, nagpapatatag yan ng relasyon. Nagpapatatag. Masadya na, Bisaya kasi hindi masyadong ano, magaling mag-Tagalog. Dito sa likod naman, ay may pagka-red siya for attraction at may kaunting blue. Purple pala. Purple for intuition or unlocking of psychic ability. Orange din dito sa gilid. So, all in all, maganda siya. Multicolor na siya. Pagpasensya nyo na background ko kasi maingay yung mga aso. At ito, blue siya. May kaunting blue dito sa gitna. Tapos orange. So, nagpapatatag. At the same time, spiritual healing. So, maganda ito na ano, nagpapatatag ng ating spiritual body. At the same time, ina-attune niya ang flow of ano, energy natin. So, maganda ito, pang palusog ng katawan. At the same time, protection din. At dito sa harap, multicolor nito eh. Makonsidered na ito na semi-rainbow. Kasi meron siyang yellow, meron siyang gold, meron siyang orange, meron siyang green. Meron siyang red na neon. Meron siyang green. Ang daming kulay niya actually. So, I think, ano, iba ang price ko dito. Kasi multicolor na siya eh. Ang ganda siya. Halos, marami siyang galing. Pwede pang negosyo. Pwede ito, pang protection. Tapos, yan, may mga glitters ng silver. So, money magnet din siya. So, maganda ito sa tindahan. Kung ikaw may negosyo na tindahan. So, kung kayo naman ay isang empleyado, tapos kukuha kayo ng ganito, ina-advise ko na sana magkaroon din kayo ng passive income. Yung maliit na negosyo lang na kaya nyong ano, i-manage kahit nagtatrabaho kayo. So, kahit mga online selling, mga sideline lang. Kasi maganda ito. Sayang din naman ang galing ito kung wala kayong ano, negosyo. Pag gagamitan mo na lang ito ay para maging close kayo ng mga katrabaho mo, ng boss mo. Ikaw, kung gusto mo ng promotion, naghahangad ka ng promotion, so, possible, pwede ito sa'yo. At next is ito. Walang duda, red. Pag red kasi, attraction. So, sa mga mahilig sa chicks dyan, at sa mga babae na single pa rin hanggang ngayon, so, malay nyo, baka si crush, ano, ma-attract sa inyo. So, ito po, red po siya, attraction. At saka may kaunting silver siya sa likod. Silver is money magnet. So, maganda din pala ito sa tindahan kasi nag-a-attract siya ng tao. At the same time, nagmamagnet siya ng pera. So, okay din ito kung may tindahan ka.
At ito, ito silver, money magnet. At the same time, red, base niya black. Yan, base black. So, ibig sabihin, maganda ito for protection at saka business. At saka, syempre, pag-a-attract na rin ng tao. At, syempre, protection din to sa mga taong inggit sa inyo kasi base niya black eh. Hindi natin maiwasan ng mga may inggit talaga sa atin. Lalo na pag malakas ang business natin. So, may mga inggitero at inggitira dyan. So, maganda ito na panlaban at rabuelta na rin sa kanila. At itong panghuli, ito ay leklay pa rin siya, Malaysian leklay pa rin siya, pero pwede itong gamitin as palad kick. Ang palad kick po ay hugis po siya ng ari ng lalaki. So, ang simbolo nito, ang simbolism nito ay ito raw ay sumisimbolo sa manhood o ari ng deity na si Shiva. So, mayroon tayong dasal nito, mayroon tayong mantra for invocation of Shiva para makargahan ito. Ang purpose ng palad kick is pang lalaki talaga to. Pang-akit ito sa mga babae. So, meron itong mantra, meron din itong tinatawag na pakain na dasal. Pero yung iba, pinakita ko kanina, pwede na yun na walang dasal. Pero kung ito naman, walang dasal, pwede rin, nagagamit din to sa protection kasi may pagka-brown at black yung base niya. May pagka-green din dito, pwede rin sa negosyo. Ayan, silver din. Pero mas lalakas pa siya kung gagamitin niyo siya as palad kick. So, gaya ng sabi ko, palad kick is a symbolism sa manhood of the deity Shiva. So, kayo nang bahala. Kung hindi niyo siya gagamitin na pang chicks, so magagamit niyo siya ito pang negosyo. Kasi may silver siya. So, huwag niyo lang dasalan ng pang chicks na usal. So, kayo nang bahala. Actually, ano to? Anim sila lahat. I-PM nyo lang ako sa aking Facebook page na Buhay na Salita TV kung gusto nyong kunin to or alinman sa mga pinakita ko kanina. So, mapapayo ko lang, bilhin nyo lang kung ano yung naaayon sa paggagamitan nyo. Kasi sayang din naman yung ibang tao na gusto pang makagamit sa purpose na gusto nila tapos binili nyo na tapos di naman pala gagamitin. So, sayang po. Instead na magamit pa ng iba, so much better na yung piliin nyo lang ay yung kung kailan at kung saan at kung paano nyo gagamitin. So, depende sa paggagamitan nyo. And I think yan lang po muna sa ngayon. Maraming salamat po sa pagpanood. Pasensya na sa background, medyo maingay yung mga aso. PM nyo lang ako sa aking Facebook page na Buhay na Salita TV. Thank you!